has come to set the world free. Taxpayer money on the line with resolving Langer Brothers. It would have required an $85 billion subsidy. Good evening and welcome to Cryptrade. So today, si Bitcoin naman yung i-update natin. Okay. So kung mapapansin nyo, nag-post tayo na nakaraan sa GC natin na meron tayong nakitang bearish divergence kay BTC sa 4 hours time frame. Okay, so nakita natin to at na-post natin. So ito yon, ito yung bearish divergence na tinutukoy natin. Ayan. Nag-higher high siya, tapos ito pababa na pababa yung RSI natin. So, mabilis lang i-update natin na gagawin. And kung mapapansin nyo, no, kala ko ito na yung valid entry natin noon. Okay, pero nag-recover din siya kaagad. So, ibig sabihin, nag-create pa siya ng isang high dito. So, ibig sabihin, ayun na talaga yung rejection level natin dito. Then, nung nagkaroon ng below 50, yung RSI natin, ito, nag-confirm dito sa level na to, nag-signal call tayo dito ng short entry position sa level na to. So as of now, nag-create na tayo ng almost 3% yung dump na nagaganap ni Bitcoin. So ngayon, saan pupunta si BTC? Ano yung possible support level niya? Possible support level natin ay 21,522, itong level na to, or dito sa gap natin, yan, 20,000. So silipin natin kung nasan banda yung gap. Nandito yung gap sa BTC 1. Yan, ito yung gap natin. So 20,450 hanggang 20,005. So, dito sa level na to, yung gap, ito yung price natin nasa gilid. Okay? So, ibig sabihin, posibleng bumagsak si Bitcoin dito sa level na yon, sa gap natin. Okay? Kung hindi mag-support dito, kasi itong support level natin na 21,500, medyo, ano to, alanganin itong level na to. Kasi ang lapit ng support, tapos ito lang yung, ito kaagad yung resistance. Eh. Medyo malapit siya. Eh. So, possible itong gap na to or yung dito sa level na to. Yung next support level natin, 18,000. Okay, or kung hindi naman dyan, itong trend line support natin, itong trend line na to. Yan, itong trend line natin kay Bitcoin. So, matatandaan nyo, in-expect natin na magkakaroon si BTC ng ano, ng ascending triangle. In-expect natin na magkakaroon ng double top dito sa 25,000. Okay, nung nakaraan, tagal natin hinihintay, kala natin magpa-pump siya hanggang dito sa 25,000 dito sa level na to. So, ibig sabihin, hindi siya nag-pump, hindi siya umabot dito. Okay, ito yung top, tapos ito yung 25,000 natin, yung top. So, hindi siya nag-double top, so ibig sabihin, nag-reject agad dito, nag-create ng formation na bearish divergence. So, ibig sabihin, hanggang dito na lang yung price ni Bitcoin, then retrace na tayo sa baba. Okay, so babalikan. So, pang-possible balikan na naman yan, itong mga level natin, yung mga previous resistance, magiging possible support level yung mga yan. Kaya sakto yung sa gap natin, itong isa. Okay, then itong isang level na to. Itong level na to, medyo hindi ako convinced dito, medyo, ano to eh, medyo weak support to. Pero tingin ko magkakaroon ng support level dito. Panandalian lang. Possible ganito mangyari dyan. Pakita ko sa inyo. Possible, possibilities lang naman, no? Na pwedeng mangyari. Isa sa nakikita ko, no, napipredict natin na possible after niya mag-dump, kunyari nag-support dito, possible bumalik siya paakyat. Okay? Pwede siyang umakyat ulit. Konti lang. Kasi itong level na to, possible i-retest to. Okay? Magiging resistance yan. Rejection area, then mag-continue tayo ulit pabagsak. Papunta doon sa gap natin. Okay? So, mag-ano kagad yan, hindi naman kagad yan dediretso yung straight na ano eh, kasi may mga support level tayo, hindi siya dediretso yung dump kaagad. Okay, so ito yung mga level ng ano natin, level of support natin kay Bitcoin. 21,500, 20,000, and then 18,277. Okay, so bullish na ba si BTC? Wala pa akong nakita, hindi siya nabuo. Yung ini-expect sana natin na mag-create siya ng ascending triangle. So ngayon, hindi siya na-create. Okay, so ibig sabihin, ibang formation to or ibang pattern yung binubuo niya. So kung mapapansin nyo, yung pattern na nakikita natin dito ay para siyang ano, formation ng ABC correction. Okay, yung pattern niya na binubuo dito, yung pattern ni Bitcoin.
Ibig sabihin, hindi pa to ano, hindi pa to bullish formation. Okay? So possible mag-dump siya dito, then mag-trace dito, then sabay bumagsak pababa. Creating siya ay ano, para siyang creating a symmetrical triangle, bearish si BTC. So tingnan natin kung hanggang April, yan. Projection natin hanggang April, hanggang May, pagpasok ng May, April, May. Okay, tingnan natin kung kung magre-reject talaga tayo dito or magko-continue na ng pagbagsak ng Bitcoin. So mag-range si BTC dito sa level na to. Simula February hanggang March, April, May. Dito lang yan sa level na to. Unless na meron tayong ma-breakout sa level na to na binabantayan natin. So kung titingnan nyo kung bullish na ba si BTC, wala pa tayong clear bullish scenario kay BTC. Okay, piling ko continuation dump to or continuation na pagbagsak. Yung target natin nasa 10,000, yan, to 9,700. Kasi nandito yung next gap natin. So pakita ko sa inyo yung next gap natin. Okay. So ito yung mga gap natin. Yan, ito yung 11,000, baka dito muna 11,900. Okay, ito yung gap. Then susunod, may gaps tayo sa 7,600. Meron din pala dito. Alam ko meron din dito sa 9,097. May gaps din dito sa 97. Okay, so ayun yung mga babantayan natin kay Bitcoin. So ayun yung mga magandang buy area natin kay BTC. So tingin ko end na to rito kasi nag-bearish divergence na. So magre-retrace na si BTC ngayong week, 1 week or 2 weeks. Magbabagsak ulit tayo dito sa part na to. Okay, so good luck sa inyo and God bless.